Marami salamat, Bob Victor. Magandang hapon po sa inyo lahat. Maraming sa lahat ng miyembro ng Partido Lakas ng Basa doon sa mga natukoy na iba't ibang lugar sa Paranaque, Merville, San Antonio, sa Papo, Pierre, then nakita ko mga taga Marcel Green, Marcelo. Ako po si Congressman Goles, ito pong tungkol sa practice ay matagal ko ng advokasya. Katunayan, isa ko sa mga tinuturing na siyang may konting kaalaman pagdating sa malaking isyo na ito. Ang isyo na ito ay napakalaga sapagkat ito ay isyo ng suberenya. Ano ba ang sa atin? Parang kayo kung pinaglalaban yung inyong lupa, ganoon din po ang tungkol sa practice. Lupa natin yan, karagatan natin yan. At pangalawa, hindi lang po basta dagat ito, kundi ito ay maaring pagkaroon ng malaking epekto sa ating kinabukasan. Sapagkat ang pinag-uusapan dito ay malaking potensyal pagdating sa langis, oil. At meron pong pag-aaral, mismo China ang sabi nito. May pag-aaral na maaring aabot ng mga 125 billion barrels of oil nasa loob ng Spratlys. Mahirap matagal ang bilangin yung 125 billion barrels. Kung ilagay natin sa 100 dolyar bawat bariles ang langis, ang 125 billion ay maaaring umabot ng $10 trillion. Ang $10 trillion, kung ilagay natin sa 40 pesos per dollar, aabot ng 400 trillion pesos. Magkano po yung pinakauling budget ng Pilipinas? Mga 1.6 trillion pesos isang taon. Kaya kung isusapan natin, 400 trillion pesos. Ako, medyo napakabang panahon. Kung hindi magbabago ang budget natin, aabot ng 100 taon bago sa Google yung 1.7 trillion siguro, mga 60, 50 years bago natin mag-usap. Diba na ulit ang akin din yan. So, ganyan po ang punto natin. Ang Spratlys, yan po ay may kita nyo sa papaligiran ng China doon sa Norte, Vietnam doon sa Weste, at Pilipinas doon sa Este. At doon ang Brunei, Malaysia, at yung teritoryo ng Indonesia, doon naman sa Timog. Pero may kita nyo, ito po isang accurate na mapa. Saan mas malapit ang Spratlys? Sa China o sa Pilipinas? Pilipinas. Pilipinas. Ito ang lumang mapa ng lugar na ito. Kasi alam nyo, ang mga Chinese, ang sabi nila, amin yung China Sea, kasi yun ang pangalan eh. China Sea, South China Sea, dapat amin. Pero nyo, meron magkutang mapa ng lugar na ito, panahon ng mga Kastila. Ito ay ginawa mapa ng mga Italian. May kita, walang Chino nakalagay dito. Merong Indi, India. Ito marahil yung India Tosa ng panahon na yan. At iba pang mga Mare, anti-Chidol, yung mga yan. Pero wala po nakalagay na Mare ni China. O magsabi Mare ni China, China Sea. So yung sabihin, hindi nila pwede sabihin na doon ang panahon kanila nito. Pwede mo makikin ng tubig yan. No? Kaya ito naman ang isa pang drawing. Nakalagay dito, this practice is nearest in the Philippines than to any other claimants of the dispute. Where is China? Napakalayo ng China. At ito pa ang isang drawing ng South China Sea. At isa pa, ito naman yung parang Google map ng lugar na yan. At kung sa ito, ito yung lugar ng Staten Islands. Sa pag-drawing, at nandito yung mga iba-ibang mga claims, iba-ibang mga developments, mga oil developments yan, mga
research. Ito, ako gumawa nitong picture nito. Ito yung tinatawag na Joint Marine Seismic Undertaking. Ito yung red na gubit. Ito ang ating exclusive economic zone. Itong blue na line. May kita nyo yung JMSU na tinutulak ko nung nakaraang kongreso sabagat pinasok ito ng gobyerno. Sabi ko, bakit tayo pumayag dyan? Eh yung sabi na joint development, pero may kita nyo yung lugar. Ang sabi kasi dito, magkaroon tayo ng joint development, magkaroon tayo ng joint seismic undertaking. Sabihin, nagsusurvey sila sa ilalim ng dagat para malaman kung ano na sa ilalim ng dagat. At kung meron tayo makita dyan, hati-hati tayo. Pero sabi ko, teka muna, bakit ang pinaghahatihan yung lugar natin? Kung mayroong joint talaga, dapat pati yung kanila. Tahama sa kanya, dulo ba? Kaya medyo agrabyado tayo niya, kaya ako'y tumutol dyan. Isa ako sa katlumayo sa kamar ng representante nung bank para tumutol dito. Ito naman, iba-iba mga claimants, yan yung iba-iba mga bandera. Yung naging isang star, yan yung Vietnam. May kita natin yung bandera ng Pilipinas, mga 16-16 yan. Tapos yung China naman, ito yung China, yung maliliit na Estrella, ito po. At dito naman yung Taiwan, merong Malaysia, Vietnam, at meron ding Brunei dito. Maliit lang ang claim ng Brunei. Ang pinakamalaking claim ay ang Vietnam, ang Pilipinas, at ang China. May kita natin yung China, marami pong kaaway ang China, marami silang kiniklaim, marami silang inaangkin. Ito, inaangkin nila yung isang lugar sa may Japan, naglalabanan sila ng Japan dyan. Inaangkin nila yung Spratlys, inaangkin nila yung Paracels, na inaangkin din ng Vietnam. Katunayan, noong Vietnam War at noong una pang panahon, ang naka-occupy dyan ay Vietnam. Kaya may kita niyo, marami pong inaangkin ang China. Sila mukhang maraming kalaban pagdating sa tinatawag na boundary disputes, yung kawayan sa boundary. Ito ngayon, may kita natin. Ito po ang inaangkin ng China, itong red line na ito. Ang tawag niyan, U-shaped claim. Noong bandang 1992, bigla sila naglabas ito, sabi nila, amin yan. Ito naman ang ating exclusive economic zone. Yung blue line na yan. Ito sa Pilipinas, pag sinabi exclusive economic zone, ayon kasi sa United Nations Convention on the Law of the Sea, yan yung